Kami si kalima kay sulat, ingon si Arthur Wallace, usa ka pagkita ni magsusulat, na it is our urgency and importunity. Ito our prayer. Na panahon din sa mga kalamidad, panahon din sa mga problema sa kinabuhi, makadukol tayo sa Ginoo. Amen. And it is our pleading in the court of heaven. Tinirin na itong mga fasting mga eksunan. Kumbangan sa itong mga eksunan, maunini. Hallelujah. That all na ito sa court sa heaven. Dito sa hawanan, pastor. Ang atong mga pagkampo, kaya gini sa fasting mga eksunan, money mo spread. Money mo hatag na itong kalikon. Amen. Kaya naman, gamor nga, ano na'y kagutom, gamor nga ganahan ka mampo. Kaya naman, Diyas, mga pagkampo, nilang kay alias sa pag-fasting mga kaisunan ang ato rin gawin to pray, to read the Bible, hello, to strengthen our prayer, and then mabasa kas pulong sa Ginoo. Behind the more na madungol kas Ginoo mga kaisunan, the more nga tumagod kas Ginoo sa iyong mga hangyo. Ingon si Wallace mga kaisunan, fasting is calculated to bring a note of urgency and importunity into our brain. He said that to give force to our living, nag-play tas Ginoo, nag-hangyo tas Ginoo. Amen? Kung sa atong mga paghangyo o tubangan sa Ginoo, muna nga mong palikod sa atong espirituhan. Muna nga, damor ka, ano na yung problema, damor nga mudutut ka sa Ginoo. Damor po ka nga kumpas ka. So ato na nung ikinabuhi ang fasting. Amen. Amen. You remember Pastor, excuse me, Pastor John, nabiyahin sila para makablandaon niya. Sige nga niya, ako na niya, kusama, ako na niya tiwason niya. Wah, din pa mahal, nagpasi ng mga kaisunan. Nang kasagaran mo ang mga pastor, every Sunday, muhafibig na sila. Ako sa una, dito po kusumasin, sa sometimes ay, hiningaan ko tayo asawa, kung tayo ang sa matakdang matagkawin. Diba? Muna ba? Nais, muna nga itong ting stomach. Pero kung imo na ginibigin ito sa Ginoo, every Sunday, ako ginaginakuan sa una, every Sunday, half day kung mga kaisunan, mong fast ito. So, muna nga, kasagaras mga pastor, mong half day pinangubad. Nangubad mo, whole day. Mabreak na after lunch. So, sometimes mga kaisunan, ignana ang atong mga pamangi araw na nga itong purpose niya ay nga nung mufasta araw mo strengthen ang atong pag-ampo niya sa Ginoo. Kung sa inyo sa Isra, chapter 8, verse 23, palikong basa sa Isaya. Isra. Musa, nagkuhasa kami, umahaliw po kami sa Diyos, umantayan niya kami, umulong niya ang mga pag-ampo. Yes. Ingon si Isra, nagpuasa sila aron ng ilang hangyo, nag-plead sila, aron sila man bayan. And during that time, panahon sa mga problema, ngayon na-encounter kong kaisunan, I remember Easter. Dahil ipapatay na sila, hindi na ni Easter, wak mo ilay mo hatun. Patay mo kong tanan. Ang inyo rin mo hatun? Mag-ampo mo kung mag-fasting. Kailangan daw, 3 days. Hebaw mo sa ibuhat ng milagro sa Ginoo, kuman sa fasting nila. Ang nagkuha nila na mo, ipapatay sila, ipabintay, nabalik. Sinaaman, mauna hinuhingi. Ang i-prepare niya nga ipabintay yung si Easter, ako ka, si Milkisini, kayang family, nabalik mga kaisunan. Aman, aman. Oh, aman. Ha, it's A-A-M. Ha? Haman. Oh, haman. Lain itong naman, katuloy itong clip. Haman. Ang naitabong mga kaisunan na balik. Instead nga sila si Easter, sila si Melchizedek, ang tinigiyan sa kanyang tatay. Ilan tiyo? Tiyo, isa to, si... I forgot. Si... Jilo, kayo ba kalok? Si Tiyo? Wala arwa. Oh. Tiyo ni Easter, yes. Kalimutan na nga, sorry. Sa Esther, nakalimutan ko, sige lang. Okay, instead ng mga sila yung ibintay, napalimutan ang kaisunan. Si Haman, o ganyan tibong panulay mo ang inoigi? Bintay dito. Bintay. Sila yung naglitag, silang kaugalingon. Yes. Na kung imo ka na ang mga kaisunan, inanakagamhanan ang fasting. Inanakagamhanan ang mga pag-ampo sa tao, matalan. Hello? Kung ikaw na yung problema, sama ni Esther ang kaisunan. Between life and death,
So dia mabuhat ka sa ingon sa prayer and fasting. Adunay milagro nga makabuhat ko sa Dios. Amen. Sometimes mga kaigsoonan, maka ang atong stress makuha ni, ang imong mga problema makuha ni tungod sa fasting. Ah, more than kind. Okay. Yes, more than kind. Mordokios, Mordokai, sa Inglis, Mordokios, Bisaya. Melchizedek, high priest dito. Okay, kung yan ang tanaw, yan mga kaigsunan sa story ni Esther, mga kaigsunan, dito kayo nabuhat sa Ginoo. Hallelujah. Okay, during the time, sa panahon ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, diling mga tawhana, mga himastigon, may nampuan mga kaigsunan. And what will happen? Ibuhat sa Ginoo ang iyong part. Amen. Once mabuhaton mo ang part, prayer and fasting, buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. In other words, magkaisunan, God will do a miracle sa imong pag-fast of mga bata. Amen. Okay. Hindi, murang tanawan na ito ni. Murang istorya na, pero buhaton na, murang na yung kalisod. Hello? Pero meron ka na ng fasting, listen yun, tumagay, ang labing mga pagkaon, imo mong i-abstain. Gotong pa din ba ito? Yes. Sa manalang imo din, yung mga kuitan, pwede mo din imo, hindi mo ito mga pagkampong. Mr. Gleiser, pabor kayo ni. Kaya yung magsamo-samo. Duharin mo ito, Mr. Gleiser, pabor sa kaon, pabor mo sa fasting. Pero din eh, mas pinakapabor. Kaya nga naman, why maka, isa man, why makatugaw ni mo. Hinga naman, maka-focus ka sa pagpamalandot sa pulong sa Ginoo, maka-focus po ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, maka-amukin po ka. Hello? At sa bayang mga Ginoo na, at sa malay, uy, may mong bata, mama, kawa na, at na kung kakainig hinog sa bawang, kalimot mo ka. Katawa ko pra-ray, pastor, nakainog na rin kong gatas. It's okay, brother, I mean, pwede na po kanya, alaw na ka, kung malas. Hapon. Di ba? Sometimes ay makalimutan kami. Wala. Okay, ako lang ikuhan karong which day po. Among ngayon sa nakalimahin mo, kay Sunan. Hello? Sa'y makalimutan mo, kay Sunan nga. Pasting, panero. Nakainting na kagpagkaon. Okay, problema. Hindi pa man. Hello? Okay, so atong practitioner kay sometimes, wag pa man atong parabang may kinabuhin. Pero iyo na nang ikinabuhin, makahibawa naman ka, asa ka na kita. Mulungan. Amen. Imo naman i-commit sa Ginoo, Lord, kini kadawa. This is our prayer at fasting. Liberate and fasting. Amen? Okay, so ato na lang i-kinabuhi ang prayer and fasting man ngayon. So again, number one, benefits of fasting. Mawa ang pag-strengthen sa atong mga pag... Ito naman. Maraming panahon na nga atong ibibod sa Ginoo sa mga panginangan. Sa atong panimalay, sa pagalingon o sa nasun sa Pilipinas. Ikaruhang punto mga ngayon. Guidance. Nag-fast man ta. Nanginahang lang pag-guidance mga kaigsunan. In John chapter 20, verse 26, sa hindi mo niya, sa maghuhumog, mighty, mighty size. Halik ko basa. Sa Bisaya, at sa pagkakas. Yes. Yeah, Samuel, for Samuel, but adaman na lang po dahil. Yan, nagdakaw ang mga sakop sa banay ni Dan. Nakita ni Micaiah na din siya makahimo sa pag- tigas lang kanila busa ni Pauli na lang siya sa iyo. Okay. Now, kung yun ang tanawang mga kaisunan, sa Maghukong chapter 20, verse 26. Yes. Yes, 20, 26. Kung niya ang tanang mga anak ko sa iyo, kung mo makatauhan, nanungas, naging abot sa bitil o nanghilak o nanghiko dito sa tubangan ni Jehovah o napwasan niya itong atawa hangin sa pagkagabihin, o sila naghanan sa mga nangalit. Okay, muna. Muna ito. Sa paglindahin sa kubangan. Yes, lahat itong imote. 18. Ha? 18, ano ba yun? Dahil ka na yung Biblia kay Jehovah, binamit na rin. Kaya ito. Ang kanagat ko. Kaya tama na. Nasayo pa ko sa first. Ah, okay. So, kaya may fasting ko. Muna nang hilang. Oo, tanawa si Jay. Okay. 21:26. Kunya ang tanang katawan sa Israel na ato sa Betel ug nagsuko kon sila tubangan sa Ginoo ug wala makaon hangtod pagkagabi. Naghalad sila mga mananap alang sa panag-iusa ug nagsunog sila mga alang-alang sa Ginoo. Okay. So klaro. Sa gibuhat sa mga Israelitas. Okay, nagtuwa sa sila. Amen. Wa sila mukaon kutong
pagkagabi. So, mini, pagkagabi, na naman sila. So, tibukan lang mga kayo sunan. Nagpuasa sila. Hallelujah. So, to seek guidance. So, sana yung mga kayo sunan, usahin mapariwarata sa atong desisyon. Ganun mo niya? Sometimes, sa atong desisyon, mapariwarata. We need, sama? Seek guidance from the Lord. In what way? Pinagi sa pulong sa Ginoo. Okay, as with prayer, fasting, to seek guidance is not done to change God, but to make us more receptive to His guidance. Inahanglan ta wisdom sa Ginoo. Sometimes, natin yung mga batang mo, usahay, labi na kuyab, niya, prangkahan mo na ko. Sometimes, usahay kuyab, may makapawari sa tunahuna. Usahay, ang uban, mag-uang gani, hindi ni Kristuhan. Ang uban, magwali, magwala. Paliw ko dito duwa. Paliw ko dito sa mga ikwan. Madugan ang usok ko dito. Rin ko, ah, rin daw, kung isa doon. Okay. Especially sa mga matangon, we must be really careful, ha? Sometimes, mga kaisunan, usahay ang atong kanapang way, ang atong mga pamagi, makalimutan. Usahay ka na bang ang emosyon na mong patigbabaw, dili na dili. Mabita rin atong heart, di asubos. Gibutan sa ginawa diri sa babaw. Hello? Hingga naman, kay bawat ang atong utok mas wise kaysa emosyon. Amen? Pero ang emosyon usahay, madiktahan mapatibabaw ka. Sama? Okay, sometimes di kita. Badlungon to sa atong nanay, badlungon to sa atong mga maguwang, tagaan ka wisdom. Hingga naman, diri naman atong patigbabaw. Ang ato na mga emosyon, di na matamaminaw sa mga sama, tambang sa mga gini kanan. Mabitanong ko ba mag-repindi, magwala? Hingga naman, ang emosyon ay patigbabaw. At sometimes sa mga kaisunan, hinahanglan tagaylan sa Ginoo. Hello? Ang atong mga umba, hello? Ang atong mga umabot, ang atong mag-eskwila, yung hinahanglan tag-wisdom, gikan sa mga Ginoo. O mas pinakadakong wisdom na gikan sa Ginoo. Hello? So wisdom ang kaisunan, gikan sa Ginoo, to seek guidance sama sa mga judges maghukom na hinahanglan sila o tamang sa Ginoo. Di sa sila gikan, dito sila sa bed, Lehem. Nagsimba o nagsunog sila. Mamani ilang mga estilo, tradisyon sa una. Ang ato mga gayon na, yun ang inanggal ko sunog pata. Maglapat ang kante niya itong subao na itong sunogon. Once and for all, si Jesus na may nighalat siya itong galingon. Amen. Ang ato na lang, pagduol is Ginoo, pagduol to bang is Ginoo, ang buhato ni mo, is to seek guidance mo, ang prayer fasting. Naka decision making, ang mag-isun ka, di ka ka buhat sa iyo, kung inanggal ka prayer fasting. Lord, diyahin ko tuloy ko. Kung na'y wisdom ihatag sa inyong pinagis pulong. In every decision making, nga ang atong pagkabuhang tunig song di Askino, tabangan ka sa Ginoo, diyahan ka sa Ginoo. Amen. Meron ka ang mga tao sa Ginoo sa unang panahon, lahin mo silang successful. Why? Tungod kayo na sila'y guidance sa Ginoo. Na sila'y tapang gingan sa Ginoo. They are very receptive from the guidance of the Lord. Amen. Importante na siya. Okay. Ikatulog kong tumagay sunan to express grief. In Samuel chapter 31 verse 13, saging on diyan, first Samuel. Unya ilang gihipos ang buko o gilabong ilalong sa kahoy sa marsik o nagkuasa sila ito kadlo. Yes, pila kadlo? Ito kadlo. Hindi ka muna. Sabit po is. Hindi, basta-basta. So, nirequire ko na, ang saman? Fasting. Yes. Pila yung muti. Pagkakalito. Ang pinto man, ano guna? Gusto ko na. Okay, basi ko. Ipatulitong. Ipatulitong. Ang nagsuhat mo, nagkuhan na ni Pastor. Iris yan? Okay, again. So, one of the primary reason mga kaysuna for fasting, expressing grief is one of the primary reason for fasting. Okay, even notice that when you're moved to tears by grief, you lose that urge to it. Parang kasagaran mga guys nila, sa fasting, nagay, kanapang ikas kita sa mga makahilap kita. Kaya das mga pagkampong mga guys, ganoon pa rin mo. Problema sa pamilya, problema sa pana, problema sa nasod. Uhilang kas kino, no humble down, sa ikong kauga, lingon na, I remember Solomon. Sa diha, kinibutan, para siyong kinikaroon, kinibutan sila mga guys nila.
Di ba kung sa'yo kuha sa hari? Ni Kenji Hosapan? Gilibutan na sila mga igsunan at napitigadhana na. What will happen? Kuha sila yung ibuhan. Ang ibuhan ng mga igsunan ni tubagan sa Ginoo. And then, biluhon sila. Hinaan sila ni Prophet Nathan. Okay. Ayaw kanto. Stand still and see the salvation of God. Kasi ibuhan na. Ibaw na sila. Mihilang sila. Unang puasa sila. Tubagan sa Ginoo. Ito, paano? At iuwi. Kasi nita po mga Jesus, nagbuman sa ilang fasting, mga pagkakot. Ano ba natin? Siguro ni Samuel, nagsuwa ka na. Tao ni Samuel ba? Kasi sa joke na. Ano nita po mga Jesus, buman sa prayer fasting ni King Josaphat, ano nita po nila? Ang kontra nila nag-away. Nag-una yung mga Jesus. Nag-una ni Pansapo was ang hindi. Pareho ni Gideon, Pastor ba? Yes. Ang kung ibang tanong mga Jesus, grabe ang buhatong sa Ginoo, ilang manunang tayo na pasti. Hello! So, ever notice that when your book appears by grief, you lose the oars of it. When we grieve, our family and friends open to plead with us with, because our body's appropriate response to the grief is to fast. And remember a prime example of us in the Samuel. Chapter 1, verse 12. We're saying that where David and his men are described as having mourned and wept and fasted, telling for their friends, their enemies, and their nation. Second Samuel, basahin. Chapter 1, verse 12. We're saying that. Nagbangutan sila og nanghilat og nagpuasa hangtod sa totoong gabi ay tulod kan Saul og kang Jonathan nga iyang anak og sa mga tao sa Ginoo og alang sa banay sa Israel kay sila nga matay man sa gubat. Yes. Na kung imong tanaw mga Gilsunan, mismo si King, David, nag-mourn sila, nag-fast sila mga Gilsunan. So, i-record nyo na ito ang fasting. Amen. So, importante yung ito na tukuhan ko niya. It is our life's time. Susukad ka mga Gilsunan, by this coming Wednesday, every Wednesday, muna niya itong prayer fasting. Okay? Pagkagabi, nindot man, gadihan na itong mga pagkakbo. Amen. So, magkuha na dito ang kinig sa na every Wednesday mo na ni ato buhang ko di ba ni Kay? Kaya ni Kay? So kasay sa harap ng Monday ng Wednesday ito yung kalimutin meron day of prayer and fasting meron Jilog ha? Nay ka na mong panimo ba? Bert Jilog Jilog quick prayer and fasting di isa ko why makalumpig pastor? Nag-fasting ka ba? Nay, nangabot bisita sa Indo, nagdapag-itsong pabo. Itsong pabo, no? Kanyang sama ito, no? Ikaw mo, tantan. Wado, nag-kaon doon. Pwede na siya, no? Mga pwede. Dili mag-fasting. Iharang nila lang ikaw yung nagtantan. Si Mo, ano ba? Medyo di ba? Wado, nag-kaon. Hallelujah. Pagkakuan sa silog hindi. Napungkuan sa silog? Kinaklan, kinaato, ginang i-discipline ang atong paggalingon. Amen? Patingay mo nga, nasa ang silog? Simpatan? Pwede i-bisitahan, ginanag pagkawal ang simpatan. Kasi nga rin na dyan, ay mo, pagsugod, paspasting. Lagay, ganit-break, lagay mo kami dyan. Praise God. Sometimes, no, daghan yung kitasyon, panahon sa atong. Yan yung isa na fasting. Manang, as long as possible, kung fast ka, mas may din ka ng huwag pag-alabog din. Hello? Kasi mapandak na lang mo ka, hindi mo aglihan. Ayaw ko, ayaw ko susuga, kaya fasting ko ron. Minana ba ta? Bili, ayaw yun. Ang iyo, mas may kong manunay ka, maliko, magpahamot ka, na wala. Ngayon ba, ang kaupan ka, hindi mo ko sana, ingon siya. Ayaw kong lang hindi, ginapasting ko karoon. Saan ko din yung fasting? Saba man? Ang Biblia na Kristo, mga guys, ayaw pagsabat. Why? Once na maka, mufast ka, magsaba ka, nakadawan na kasi yung reward, naghambong maka. Ano sa ay? Kato nagfast ko, nagfasta, dito sa sikwilahan. Kung magdagan yung temptation, magfasta. Kaya mga dinasal, di mga salit sa ila, dalho, kaya ito na mga. So, pasamangin lang ang tao dito sa sila. Makalimutan sila, magkakasin. Mga tatawad, di po sumpang ako. Ngayon naman,
atong din sa disiplina ko kung galing mo din tama sa man di kita makakabit nga naman dati sa whole commitment sa Ginoong ini na mahumanong naglawang nga mahimun na ninyong tumulong galang sa Ginoong imong gibuhang dili sa tao kundi alam sa Ginoong. Amen. Praise God. Sometimes makalimot kita mga kaysun na so where the man and his men are described having mourned and weep and fasted sir in mismong hari nag-fasted siya mga kaysun na mga tao ni sa Ginoong sa anong panahon. Ha? Yes, for your friends and their enemies and their mission. Maraming sa rin man, sa fasting mo, itubani mo sa mga pagkanto ang imong kaway. Kung ang imong, nasa. Dilalim no, nag-fasting ka para sa imong kaway sa imong mga mahal sa kinabuhi o sa inyo yaso. So that's why ang Ukraine yun, ang karoon ng Ukraine na nasa, they're fasting. For their relatives, for their enemies. Na ibuhaton ang Ginoong. Amen. So ang pinakadako na weapon sa kaya mo gawa sa itong kaway na literal at itong mga silita kaya mo inside number one itong kaway si Sita ato siya ni Gapus ato siya ang Gapuso yes mga pagkapong kundi wala nga kung imang pasal ng isaya maunin mo pahigawas mutang-tang sa mga balakid mutang-tang sa mga breakthrough. Ano yung pagkabuhaton, breakthrough sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, o sa imong nasyon, o sa imong mga kaisunan, despot. Amen. So again, sumara si Samuel mga kaisunan. Ikaw ba't napunto to seek deliverance or protection? Amen. Why we fast? Number one benefits, ikaw ba't benefits mga kaisunan is to seek deliverance or protection. Mara nga, once mga fast ka mga kaisunan, ano na yung deliverance na pagkabuhaton sa inyong sa inyong kinabuhi. Manang alam niya mga limang poses, di ka po sa basta-basta mo at to without fasting mga kaisunan. Manang kung ano lang kay kontra, we need protection sa Ginoong. Amen. Palatingan. Amen. So manang na, lihasin mo pag-fast mga kaisunan, daghang buhatoy sa Ginoong. And 2 Chronicles chapter 20 verse 3 and 4. Sa Ginoong niya, 2 Chronicles. So another common reason for fasting, the Old Testament was to seek the deliverance from enemies or circumstances in scripture, this is type of fast is generally carried out with the other believer. Sige nyo sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 3 and 4. Amen. Sige po ha, manigilin ka ganyan sa usapan. Nangayo sila o tabang. Tabang sa Ginoo. Dili sa presidente sa Amerika, dili sa presidente sa NATO, dili sa mga dagko mga nasun. Magpakitabang ka, narinig sa kapag sa Ginoo. Amen. So diyas mga pagkampo, mga kaitso ng dako, binayong kahimuan o fasting. Amen. Ano man, ibuhat sa Diyo, ang ibuhat nila ni King Jehoshaphat, aron ma-deliver sila para doon ay protection na buhaton sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi o kilabi na sa mga nasyon sa Israel. And this is one of the best example. Ang gingon niya sa 2 Chronicles mga kaisyon, if my people will humble themselves. And 1 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people will humble themselves. Kaya ang mga katawahan magkuwasa, mapaubos silang kagalingon, maminaw ang Ginoo sa langit. Amen. Ako maminaw, huwag ako silang mataling hugad sa ilang mga pag-ampo. So in other words, mga kaisunan, kung imo ni buhaton, adunay deliverance ng pagkabuhaton ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Adunay protection ng buhaton. Bisan na drive ka sa motor, sa lihang padong kasakawas mga kaisunan, habang kung isa'y ipag-foy mo, malulunda, ipahimoy lang sa inyo. Magkawas pa lang sa inyo, sa lihang mag-fast ka mga kaisunan, wow, there is a great mystery ng pagkabuhan mo sa inyo. I-bless ka sa inyo. Ano na yung deliverance? Deliverance emotionally, deliverance physically, deliverance at ang spirituhan ng kinabuhi. Amen. And this is one of the best examples in Chronicles.
Na kung yung pasan, ang kanilang chapter 20, balik ko rin po pasan, ang gibuhat sa ginoma kay Sunan, for divine protection, alang sa nasun sa Israel. Naliman ka, pinakabong nasun, tabang sa nasun sa Israel, lima. Nandiyan din ha, mga Muslim ha. Mura ba, karoon pa sa Ukraine, ang Russia kadakuman, ginibutan ang tanang mga boundaries, mao po panahon during the time ni Jehoshaphat, ginibutan ang tibok nasun sa Israel. Naliman ka, bondiri, rin ba dyan na sila? Ibutan ka, nasun sa Pikas, gikan sa Persia, ang nasun sa Pikas, bondiri, gikan sa Saudi, ang nasun sa Pikas, gikan sa Jordan, ang nasun sa Pikas, bondiri, Syria, ang diri, butang ta Iraq o Iran. Kung sa pamayin mong pindi kita. Ingo naman, sa tiyan ng palibot puro mga sundao, ibutang ta imong mga militare, ibutang na matang 100,000. O ang pikas, ang ibang diri kada, dyan na, ay 200,000 kada ba pirin. Sa ano naman patay? Pero sa gibuhat sa ginong mga guys muna. Ang gibuhat sa mga nilang King Jesus ang parang. We are praying and fasting. Sige po, ipilang doon. Naging mo ng Biblia, nag-unay sila. Diya sa mga pag-ampo sa prayer and fasting, ang mga kaaway na yung mag-buklo sila, mag-unay na sila. Kung mga lagiyo na sila. Kaya naman, ano na yung mga anghel ipadala sa Ginoo. To interfere. Kaya during the time sa panahon ni Daniel, kung yung mong basaw at ang Daniel mga kaisunan, diba ako, nalaga na blessing, kaya naman nakikaway pa. Nakikaway pang mga anghel sa man, Prince of Persia. Pero si Daniel, huwag mo hunong mga pag-apok na fasting. Diba ako, bisag ito bagnas Ginoo, diyo-hoy na si Gabriel na mismo, Daniel, ang si Michael, Daniel, dito ba lang yung mga pag-apok? Ako. Ito ka blessing. No? Usahin mga iso na nang atong brain fasting, usahin nga itong napag-apok. Kung hunong tao, huwag ito ba? Ay, kapoy, kung kapoy, huwag mo ito bagas, di ba? Hina na ba itong klaseng Kristo, ano? Dili. Turing din, no? Sorry. Until nga, tumagod ka sa ito. Usahin lagi, magmukot na itong nagbuhay na pastor, eh, di kapoy, na wala magmukapok. Huwag ito itong bagas, di ba? Namuti na malamang uwan. Huwag ko ito magas, kino. Pero sa liha, naging ang pulong sa liha, so humble down ka. Sa liha, kung paupos ka ito bagas, kino. Ano na ito bagas sa inyong mga pangalaman. Amen. 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 Praise God. So, to sing, deliverance and protection. Huwag kayo lang po ato, marugit eh. Huwag lang protection nyo. Huwag lang deliverance nyo. Marugit ang prayer fasting. Amen. Amen. Ang mga tao, mga balaan sa unang panahon, ang mga tao, ang itawag mga hero sa unang panahon, wa sila ng pairo-hero sila po galingon. Kundi, kining mga tawahan na ngayon tabang gikan sa Ginoo. Ang atong tabang na galingan sa Ginoo. Dili atong po galingon. Ay, pagsalin sa inyo po galingon, kanang, that's why mga iso na, ang kining Proverbs chapter 3, verse 5 to 7, 6 to 7, magiging ang pinakapaborito ng verse. Trust in the Lord. We don't want to be not your own understanding, but in all your ways. Acknowledge Him. Magsabi ka rin kasi mukhang galingin, bagsak ka. Iman ni Ginoo. Pero kauban ka rin yung Ginoo, Ikson, Yes, Ginoo, ang imong pagkabuhan ko na imong successful. Why? Kaya need ka ang deliverance. Need ka ang protection. Okay, kalimang punto. First place, repentance, and a return to God. Amen. So, yes, pag-prayer, fasting, mga kaisunan, it is our expression to repent. Hallelujah. And first Samuel, second section, sa inyo niya, ano sa Musa, nagtigom sila dito sa mispa o nagkuha sila tubig o ilang gibukbuk. Kini ingon nga halad ngadto sa Ginoo, nagpuasa sila ni atong adlaw ug miingon, nakasala kami sa Ginoo ug si Samuel maoy nagusay sa kasungian sa katawhan sa Israel didto sa Mispa. Yes. Sa gibuhat nila mga igsoonan. Okay, nangayon sila o masayro at kabanan sa Ginoo. Nga naman makasasala sila. Way kalainan, kita sab karon namatay itong mga tawhan. Nangamatay na sila sa Samuel, nangamatay na sila sa David, nangamatay na sila sa Jehoshaphat, nangamatay na mga hero sa ang
ini polong sa Ginoo kita sa may atong atong ma-apply sa atong kina. So in other words, mga kaigsunan, ang prayer fasting, it is one way to express repentance and to return sa Ginoo. Balik sa Ginoo na kasalan ka. Amen. And kung imong tanawon ang Biblia, lagi ko ng pulong sa Ginoo diya sa 1 Chronicles chapter 7 verse 14. Atong masahan sa pagbasa. 1 Chronicles 15:14. Yes. Ah, sikat, brother. Sikat pa rin ko. 7:14. Yes, kana. Then, so, buno kayo na verse, bisan sa mga television, bisan sa mga nasod, kanunay kanuna yun, butang social media, if my people will humble and turn from their wicked ways. Sometimes, pangduman kita sa Ginoo. This is our expression. Returning to God, amen. Kung makasalat na, kanunay tamadap ang mga kaisunan ang Diyos na pahidong-dong na ito. Lord, forgive me. Sa loa dito. Sa prayer fasting, mga kaisunan, it is one way na din maka-express ka. Hallelujah. Yes, Ginoo. Dan tau ko ni mo Ginoo. Bansang pagpaubosin mo pagaling mong adunay buhangan ng Diyos. Sa dagatang mga pamagis kalibutan, layo sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Pero sa dagatang tawag ka sa Ginoo, ubos, pagpaubosin mo pagaling mong adunay milagro ng pagbuhangan sa Ginoo. If my people will humble and turn from their wicked ways, I will heal their land. I will hear from heaven. Yes, maminaw ang Ginoo sa mga pagkapo. Ang Ginoo na. Mananga, ang tubag sa mga pagkapo sa Pilipinas, ito ba mas Ginoo? Ito ba? Amen. Sa droga, sa drug and corruption, pagkakauswa, ato makita na adunay yung itubag sa Ginoo. Ano man, daghang mga katawahan mga Kristuhan ng Pilipinas na nag-fasting, nag-ampo, Lord. Umunay ginala dito sa court, dito sa hawanan, dito sa langit, mga o, nanonginis Ginoo ang mga pag-ampo. Ang buhat ng galis Ginoo ay adunay protection sa Rukiet, ayong na, yung rin. Ang buhat ng Diyos, may interfere ang Ginoo, makaingutan ang itubag ng Ginoo ang mga pag-ampo. Amen. Ingin naman, hindi lang kita may nag-apit, hindi nag-apit lang. Magdaghan mo lang fasting. Gisibag si Ginoo. Wow! Ano naman, tungkol kayo, maura kayo na ipintibo ng ipuhat sa mga Kristuhan sa unang panahon. Huwag mo na siya ito na yung atong pag-apuhat ng karoon. So, mara nga, ato gining lifestyle, gining prayer and fasting sa atong Ginoo. Amen. Amen. At wali, hindi mo mausa. Dili, why is it na mausa ng inyong pagkinasintasi ang inyong pagbuhat sa inyong diyan sa pagkakalala. Pwede si GP. Is GP boy, Pastor GP. Ato dito no. Uy, hinag-i-i-i. Praise God. Okay, balik ka na dito. Okay, next. Ika-unom na punto. To humble oneself before God. Amen. And First Kings, chapter 21, verse 37, that was 39. Masaging hindi ang uno hari. O kasagaran nini, anin mo ginpakita ni mga isunan ang mga hindi mo pagpaubos sa mga hari sa unong panang. Ika ng sulungon naging Israel. Huwag yung sila ilayin mo ipon. Huwag sila ilayin ka namang buhaton. Huwag okay. Sila mahimo sa ilang number of soldiers. Pwede man sila. Damay naman sila. So mara ginilang buhaton, kikipalimutan pa sila sa kontra. So ang ilang buhaton, huwag yun ang buhaton, mga sila. Palikong basa. Sing a First Kings. Amen. Yes. No? Kung imong tanaw sa Old Testament, no?
Even Elijah. Okay, oh, hallelujah. Grabe sila, nag-fast sila sa Ginoo. So, dili basta-basta kinabuhan during the time. So, remember that fasting itself is not humility before God. It reminds according to Donald White, but should be an expression of humility. Hello? Again, ha? Ingon si Donald White, one of the writer, nag-remind ako. Whitney. Adinis ko na yung Whitney Houston. Okay, remember, paminawa, hinumduman na itong mga kaisunan that fasting itself is not a humility before God. Am I right? Inodili? Okay, again, ha? Remember that fasting itself is not humility before God. Hindi pag-fast na ito ba? Sometimes, kung saan, fasting ka, maruguhanan pa rin mo ba? Diba? Ang pwede nga fasting. Murubag na hewag ka ng siya na? Huwag na pag mamaisugong pasto. Huwag na mag-internalize pa. Kung saan ay ang praying fasting, hello? Kasi mo, artistic na fasting. So, diyas pag-fasting mga kinsunan, diha ang pagpawos, diyas mga pag-apo. Di kayo pag-ingon, huwag ko, ano, kapasar ko kayo, huwag ko ka, kwadron. Huwag ko ka, sige na rin, huwag ko kaon. Di kayo diha mga kinsunan, pag-abstain sa food, kundi may uban ang mga pag-ampo, pagpawbusin ko ngayon. Amen. Amen. And then, gawa sa pagpawbusin ko ngayon, kinanglan mo may ditikas kulong sa Ginoo. Amen. Amen. Diyas, tulong ka klase ng mga kaisunan. Una, pag-ampo, pagbasa sa kulong sa Ginoo, o pag-abstain sa pagkaon. Di kayo pag-ingon, ah, okay na ko, nakapasan ako. Huwag mo kukuha ng diwag ka nag-ampo, huwag mo kayo basa-basa sa kulong sa Ginoo. Di rin ako tangi. Di na pagpawbus. Di na fasting, pastor. Di na fasting. Pas mo na. Okay, ha? Masaya mong pas mo. Brazilo? Ano man, ikabuhin ka. Kaya nga naman, ikaw, ano ka ko ini? Kaya nga naman, parang, ah, okay na. Kaya, huwag kong ka, pamahaw. Dapat dito, okay na po. Huwag ka nag-ampo. Huwag ko ka nag-basas mulong sa kitili. Fasting mo talaga yung mga kaya. That is obliged. Yung obliged ng kasamandong ni pastor. Ang ito doon ni pastor kinanglan ng Diyas mga fasting, uban ang mga pag-ampo, uban sa pagmamalandong sa pulong sa inyo. Amen? Okay. Aram, dili tama? Duhay punto na, delikado. Okay, so again, it is reminds us but should not be an expression of humility. Yes. So na yan ang pulong sa Diyos Ginoo, as sa Ginoo mga in 1 Kings chapter 21, ginapahinumduman sila si Elijah na importante ang pagdulog sa Ginoo. So mga mga kaisunan, ginapuhan ni pagpaubos. Mga naging unang pulong na itong ibasa karon na nagpuhan sila kung sakit. Gisiyan sila niya ni Gisiyan ang iyang hiling ko sana. Yes. Niya iyan din? Yes, unya nag-fasting sila mga kaisunan. Adunay, itawag ko humility. It is an expression of humility mga kaisunan. Kaya natong ginapuhan, nag-lakuta, nagbasa ka sa pulong sa Ginoon, nag-fasting ka, muna yung muna pa sa loob, nagpawos ka, nabangan sa Ginoon. Amen. Muna yung mga requirements. Nabuhaton sa asang Kristuhan. Kung adunay na kong problema, ngayon mo may encounter, huwag kayo nabuhaton. Kaniraya lang, pasundin mo tayo. Nang lang sa imong mga ginaan family, sa imong mga malas kinabuhin kini, may pinaka-epektibo ng butang kabuhatong sa usang Kristo. Amen. Okay. So we will sacrifice. Mo sakripisyo kaya ta. Amen. Di lang ito eh. Pero kibuhat na niyo, tungod kay, ano na kay pag-uwan sa iyo. Praise God. Okay, kapitong punto mga kaisunan. To express concern for the work of God. Amen. Wala ni. Nehemiah chapter 1, verse 3 and 4. Apilas Nehemiah mga kaisunan. Kung imong kanaan ang mga bayanin sa unang mga Kristohano, sa unang panahon mo ni kinabuhat nila. So Nehemiah chapter 1, verse 3 and 4. As with Nehemiah, fasting is a tangible sign of our concern over a particular work God is doing. Mamagbasa. Sige nila. Sila mitubag kanato nga kadtong nihuni gikan sa pagkabihag na nagkalisod blisod o gibiaybiay guba gihapon ang kuta o ang mga ganghaan sa siyudad sa Jerusalem sukad pagsugod niini sa pagkadungog ko niini lingkod ako og mihilak og nagbungutan ako
sa pipila ka adlaw nagpadayon ako sa pagpuasa og sa pagampo ngadto sa Dios. So sa Nehemiah chapter 1 verse ato nabasa niya atong una. Okay? Sa chapter 9 mao po yun ang gibuhat. Ibalik-balik nila buhat. Amen. So buo pa sa mga mentionan, why lang sila kadaganan na pamaagi? Hello. Mga pagampo ngadto sa una okay, wala buta pa sa mot. Saktan ko ninyo? Amen. Ang pinaka-effective days mga pagkampo, ang musay, matutatan ito, asa ito, ang inan, may magpahangin. Matutatan, asa na pita. Di ba ka na bang atong mga, ang atong bilit ba sa una, ang inan at dunggod na sa mga pagkampo? Oh, bayan na. Iwan mo na kayo bawang sa katuturan. Ang very effective day ways, mga pagkampo, kini din. Kung nang ako, ubasa ka sa pulong sa ginoo. Diha ka maka, may mata ka. O, di ba, mga buhal ko sa unang mga karaang panahon. Dilo. Pili na kinahanglan pag usap repisyo pa kagato. Mas grabe ng sacrifice na ito. Mabuhat ko, amen? Kaya naman, atong kagalingon, atong disiplinan, atong kagalingon, atong buhat ko, amen? Yes, sacrifice sa tako. Kaya simple, mga kanang sa kanabang mga pagabuhat ko sa Kristuano, mga ni pinakabukat niya. Nga, buhat ko sa Kristuano. Ang atong pamagi sa anak, ikan dito sa simbahan, bagay na luhut foto dito sa nga namin. Alatan, tutok ko. Paggawas. Sabi ko, balaan. Bakbak orang Washington. Ito Kristuhan. Mga manipius ko. Pero ang ibuhat sa mga Kristuhan sa orang panahon. Sa mga Jewish mga Kristuhan. O din yung pinag-ipip-pip na prayer. Amen? Karon kahibaw na tayo sa mga pamangin niya. Pinag-ipip-pip mong alam sa Kristuhan. Amen? Sumana, so, kay mo kita karon kay mao karon pa sa ilo ade ko ade ko mao dere mga pamaagi sa una. Hello. Amen. Pataka ade ko sa mga pamaagi sa una. Salak na dito. Pero ano kini mga tawhana? Nga nangamatay ng ilang mga hero kita sunod nga naman mamay nang kadakan. So managing yung step ng tradisyon. Tuwa ka kay mao sa pamaagi. Sa way sa pamaagi sa Kristiyano na pamaagi. So karong hibaw na tayo sa pinaka-ipin yung ipiktibong mga mag ako. Yun ba na sa pag-fasting, pag-puasa. Ang tinuro ng kapuasa, kini ang inatumiro karong. Amen. Na pwede na ibang pagkakuhan. Amen. Amen. Lakan na. Na you will seek some cancer diha sa word sa Ginoo. So, na-physical yung mga exon at kung ibang tanaw. That is a very kakanang dako kayong kahimuan alang sa ating espirituan ng Ginoo. Sa unang panahon, lang kita. As in, ko na kayo. Mawara ni atong pamagi, nanara. Pero salamat sa Ginoo mga Ginoo ng itagata, wisdom. Mawara ni pinaka-effective na kayo. Katong wala pa kasuway, sila yung contest mo ang inyo ni buhatong na lifestyle. Ano na yung pagkabuhat ng Ginoo sa inyo. Amen. Ano bang misun kayo bukat na binayas mga mahal na ito sa bukat, misun, actually, mga kaigsunan, kamo, ingagi ba yung fasting ninyo? Itong sigitag Bible study na ito, na ito, muwato-wami na fast, na-fast niya ito. Na naman, there is deliverance. Padulog pa mong spalay, mga kaigsunan, nag-apo na may misis. Lord, kuhan ng espiritus, money-money-mona. Eh, siyempre na ba yung mga espiritu? Protect this family, protect this mga youth. Na naman, na ba yung agapos? Na ba yung hindi na na? Tinigong sana, eh, naibot ka naman. Tinigong sa inyong mata. Sa lipon. Abantay mo, spiritually. They're blinded. Why? Tungkol kayo, wak pa madeliver. Wak pa na natang-tang. Mga nakabantay ka, iligsiyan ko sa polong sa ino. Hindi ko ito. Oo, oo, frutando. Pero wak pa ma, masaman. Pamalangkat. Yes. Mura ba nag-share doon ito? Actually, that is spiritual blind. Blindness. Hello, nasabtan ganun yun? Before mo panahon mo sa palay, amo na ginabante. Sangkala ni Jesus, kapusan yung mga espiritu. Dili. Ano ba ko sana? Dili. Kasi ka na na? Dili. Dili ka lang ito ako. Dili ba pati ng uhon? Kaya pwede na makatandutan doon. Sharing ka sa kulot yan, pwede magkabing mo sa
Pero nga lang na-open man din yung mindset tungkol sa mga pag-apupo rin ng fasting. Amen. Ano ang kanawan mga sa kamaturan? Pwede magkano? Pwede magkamatalutan naman. Pero nga lang ihikap mo kasing-kasing. I didn't forget Brad Franklin. This is a great testimony. Pagkatos Brad Franklin, tingago, Brad Franklin, kuwago. Di ba, Brad Franklin, if you remember? Hilak niya siya pagpag-study mo. Why? Tungkol kayo sa mga pag-apo. Mananga, nga to galing kong Bible study, mananga sa natin, umahin mo ng fasting. You do it prayer and fasting. Why? Tungkol kayo na yung mga hold na na. Saktan ko ninyo? Na yung mga nag-hold na na. May mga tungkuluman. Na ba yung mga espiritu na nag-hold? Muna kinanglan, we will fight. That's why yung adunay deliverance ng pagkabuhatan. Madulong pa lang ka, ang Diyos ng kubanan, nagbugaw na sa mga limayan. Hindi mo kakita, spiritualize. But we plead by the blood of Jesus, kapusong sa alas! Lord, kapusan. Na matingal ka, in-share sa pulong sa Ginoo. Biri, hindi mo sila, arang ka, huwag kayo. Humok na kayo, but i-prepare na sa Ginoo niya, kasakasa. Bisa ketika na, kapuya na, ada, menara po niyo na, ada. Naraman, because of tradition. Pero na yung mga tao, i-prepare na sa Ginoo nila kasi-kasi. Kapag share pa lang sa pulong sa Ginoo, very approachable, very attentive, very receptive sa pulong sa Ginoo. Hello? Naraman, tungod na kay ibugibuhat ang part para sa Ginoo. Humiliate ka, nasa iyong pagaling huwag kay mahimo. Pagod, sabi nga, kala mo share ka sa pulong sa Ginoo, naka mga malong tao, pero huwag mausap sa Ginoo. Maka-share ka. Grow, sa man? Hit knowledge na. Pero ngayon kung kakausapan, huwag mausap. Naraman, tungod kay why prayer and fasting. Pero natingan ka, inanay na usap ang kinabuhis tao na bago mo tungod na sa ibuhan sa iyong pastor. Amen. Tungod na sa ibuhan sa iyong isig ka magtungod. Sometimes, mga kaisunan niya, yung sayo, maluya ka. Niya, sayo, di nakakana ng simpa. Matingan ka na, kung gibingaw ko sa mga pagsimpa. Anong dimingaw mo ka? Kaya na nagkampo niyo. Hello? Kaya ba? Unusual mo tayo. Kaya na mo simba. Panahon nga. Puro ba yung naay mo? Kuhin niyo? Puro ba naay mo yung simba na? Hello? Isa na kapatid niyo? Ha? Oo, oh, Bill John. Oo, oh, Dadrabil. Kaya ba? Puro ka niyo kaganahan. Pero naay mo kuhin niyo yung simba na. Uy. Ayaw mag-hotik singkahan ka. Diba? Oh, tingnan mo, sinasabi ka huwag ako eh. Multer sa kiri. Well, tungod kaya respeto sa Diyos na nimo. Amen. Amen. Tungod na sa mga pag-apo sa mga tao ng matanda. Kung sa'yo, parang, Lord, halos na magkadadlaw eh. Buntang gabi ay mata, Lord, panaliktiling panimalay, protectioning panimalay. You're very privileged kayo na yung nag-apo ninyo. Amen. Sa unang panahon, hindi ko kumukin. Kapoy-kapoy yan. Sa mong tawahan na, niyangay mo na niyang po. Hindi naman ito. Pero nga naman, tungkol kayo na may passion to pray. Yung banin mo sa mga pangapo, yung banin mo sa prayer and fasting. Yes. Pero lahat sa una, lugi ka na humaan na, kung saan, nagbalik-balik lagi mo. Istorya. Pero karoon lahat din ako mga pangapo. Amen. Ginatudluan tao sa ways, mga pag-apo. Diba, Rejilibit? Karalig ka, Rejilibit? Na po, kamagimaya, kamaria, 21, kami to, ako. So, again. Hello, kita mo. So, at least, nakarilig ka ta. Nga itong ways ang nangyayari sa itong pamahagin. Sa ganyan na, it is an expression, to express concern for the work of God. Kung sa mga buhay ni God, hindi ka itong ipuhat. Work, manis kino, hindi manin ako. Sige, natungo nga, Pastor Trinidad. Hindi ako eh. Wala ni. Buluhan mo ni sa Ginoo. Amen. Napakami lang yung pulpit. Ako ka mo, ka mo yung buhalo ni Rey. Minaw ko niya, ganahan ko. Ayaw nga na na yung buhalo ni Rey. Amen. Amen. Praise God. So ma-practice na ito. Kaya nga naman, huwag ni kayo bao, may mga lakaw. At least nanay mo marun ni Rey. Amen. Amen. So next time, ang bibi mo, kuha na ko, Mr. Angie Baron, Mr. Maribel, Mr. Masana. Trainer mo. Amen. Yes, tinon bitami. Tingnan naman, kung lakaw ang pastor, marami, katawan, marami, tinodan ay marami. Pwede mo mo highlight si kanina.
Ano ba ang ipray ito? Ewan, ang takipaw na ito. Bukti siya pa sa species. Pagdakop sa po. Kaya pag may mga emergency, kasi may mabarog na rin. At least a simple way, may isang pila ka, saan na? Adyo ka ba ka kay Langkot yung mga pastor? Ang ako lang, mismo tanong, ang pray na. Hinahinay. Wala pinakay na pang mga computer literate din rin. Sa'yo naman ninyo. Mga highlights, hindi Google ninyo na yung mga highlights, kung nyo po ninyo yung saan. Palabantag, eh, ano ba mga tinig dyan, mga wise po na ipagkain sa Ginoon. You know, Strategy, okay ka, Strategy? Oh, praise God! Tinood bitaw ka. Tinood ng kwan ito. Brother Bill, po. Hindi mga emergency, galing na ito masabtan. Hello? I remember Pastor Nonoy, kanabitang mo sa iyo, ha? Kanabitang mga kwan siya. Huwag ilay pa-touch mo na. May yung mister. Sorry, Pastor, bibig ka wali yung mga 30 na ito sa wanao? Yes, di ba yan? Di ba yan, lalim? Pwede rin kaya nana. Pabot na lang eh. Kinaay sa nga. Pasundungan. Huwag ka nang huwalay ka kway nana. Mag-imong kagaling yung topic. Kini, ipasadyonan lang mo. Pero in reality, mga kaisunan, kung huwalay yung sana, mag-lisod ka eh. Labing tinood pa so. Masaw ng karang panahon. Inaliday mo man. Natawag ng mga karang panahon. Naghapong mga membro nila kung may inalinali sa utang. May kong sila ko rin. Huwag ka mo upgrade. Labi ng mga bata ng mga membro mo. Oh, laay ko si Bana. Tapos, hindi rin ganito itong ilagay. Naikuha na, mga sige na, pawit-puwit. Eh, siyempre, yan ato, nag-upgrade ba yan? Ngayon, saan tanong ka ninyo? Wala ba din na ni Aiko? So, kung mga leaders mo, kaya isunang time will come, pwede mo mag-uwali din eh. Ang sabi ko yun. Hindi ka naman, kung ano yung magkikinanggan. Eh, time will come, kaya bawakit sa'yo mauna na ito. Ato, sa robot pastor, di bata pa ka. Wala kita kaya bawa sa kukina mo eh. Ngayon, saan tanong ka ninyo? Amen. So, some leaders, even batanong, kaya naman ka, yung mga batanong, remember thy creator in the days of your youth. Kung ibang panahon mga kaisunan, mga batanong, may ipagamit sa mga panahon. Oh, like David, ito si David. Can you say pa man to? Kailan may ilan ni David yung gamit sa kino? Batanong pa! 14. So, mga kinahanglan, si Nehemiah. Oh, look at Daniel, Sadrach, Meshach, yung mga batanong pa. Kaya naman, kusgan pa mo. Ipon pa po nga naman, work in yung mindset, arang ka, paspas kayo. Hello, nasaktan ko dito. Ipon pa po kayo mga leksyonan. Ayaw paggawa na magkamukang mo, anong magkakas. Lulusin ko ba, magkurukurong na, magningo na. Kapa may iwalay niyo. Magka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 k
Pag-apit sa Diyos. Amen. O na kamong mga leaders, hinahinay na mo kayo at mong pawalay ang buhon. Yes. You know? Amen. Ngayon naman, this is one way ang mga leaders niya na yung wali ng mga leaders, mga leaders. Importante yun ang mga leaders na. At least, bisag 30 minutes, wow, dako, nakaya na ito kung saan natin pa. Mikay, ha? Mikay? O may nagkapuchat sa iyo kung saan ka nang sa maghipo o sa thesis. Sa sige na niya. Sa iyong pag-eskwila, mawag po ni pulong sa Ginoo. Kung mo thesis ka, na inaghang mga ipang-download na nga mas mandali rama sa na pag-google niyo, yung mga highlights, dali ba? Tingnan man, that is one way mga kaisyon na ikaw sa tubong spiritual. Kasi lang magsalig ka sa mga nasa. So at least one way po na siya na makatabang sa iyong spiritual ng kinabuhi. Hello, saan ka ninyo mga kaisyon? Hindi lang pinagi sa sana. Hit knowledge, but pinagi sa pulo sa Ginoo. Amen. Nga po, transform sa iyong kinabuhi. O, Jelly Bean, Sister Jelly Bean. Nama mo yung mga, kung saan? Nama mo yung mga, ini, wisdom, gikan sa Ginoo magamit pa dali yung kinabuhi. Amen. Purpon. Ha? Okay, so are you willing? Amen. Amen. So ang Ginoo is purong Ginoo to express concern for the work of God. Importante na siya mag-exon. So kita gamit sa Ginoo, diha sa himayahan sa Ginoo mag-exon. Particularly, diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Ayaw kadok ha? Time will come. Mabarok na mag-exon po. So, kanang-kanang papabarukan mo din eh. That is part of confidence. Nga arong matray mo. Ang time will come, kamo na yung mabarukan din po. Amen. Amen. So, isa mo pinigikan. Di ba, yapot mo ninyo. Ako sa una. Eba mo, before ko naging nanay mga kaysyon, eba mo, ang trabaho, mag-ibibay, may siyara. Yes, that's true.
damay pag ang church tapo pagalinaw sintak house kon pa muna sa kanang simbalay ang trabaho lahi ko sa pagkabatan ko sa unang kay pag sabado wag ilay mo na sa pano diretso kina sa church mag sana pag ma and then siya din na magkaus tubig pagpundo daan ora yung trabaho pag ako mga 19 years old hinahinay na buwali ah, mga 18-19 buwali na ko. So inanay, hantol nga, igamit ko sa ginoong hantol, ipadagos ni masawa, ipadagos na kwan ko sa yun sa una. Huwag mo kayo, formal yun nga ka ng purpose din sa Bible school. Ang uban nga, Bible school yun, 4 years. Una po, education ba? 5 years. Uyo, yun ka niya. Pero kwan lang yun, yun study. And then, school ako sa Bible school. And then, itawag ko ka ng mga part-time na nga kwan ka ng yung purpose na nga mga, sana, purpose na nga mga professional. Aspiral ang ating. So, naman ako ang akong church planter sa akong pagka ining sana Bible boy or natuon sa Biblia within 3 years nagkaan namin libro tubagan mga kanyang itaw pinaka ining sana murabag sumari na lang sa mga Bible din based po sa purpose ibang make outline man so, diyo diyan ko na sa Bible school din. Sumara nga akong pagdasig ninyo ng gabiton tas Ginoo. Amen. Hello. Tingnan ko ba niya is pastor din ko? Aw si PPI ay ka pastor. To sila dito gigo full page pag kini ko sana Bible school din. Nadihan ko. Sumara nga in other words at least nakay background sa Bible tuon kas puro sa Ginoo. Pinagi sa kulong sa Ginoo gabiton kas Ginoo. Amen. Amen. Nga from time to time mga guys so nagkustos Ginoo nga gabiton ang tanan. Nindo kayo. Ang gift na gihatag sa inyong gamiton. Gikan ka sa parang ingin ano ni kini David. O is David, magbalantay ng karniro. Gikas magbalantay sa inyong, gipromoto. Saman? Hari! Gikan ka sa kuhan, kini siya, kung sana? Sige na ka. Limpyo, karang gipromote ka, ikaw na yung motupang sa mga tao. So ina na mga kaigsunan. So, gamiton ka sa inyong. Kung ngayon mo kinabuhi, anda mo ipagamit sa Ginoo. Hello? So, manang, it is our concern to express concern for the work of God, like ni Himaya. Nabay ka, hingawa ba? Sa ministry, na ikahingawa sa buluhan to sa Ginoo. Maroon na gusto sa Ginoo? Pag, lagnang pagpaano sa lahat, pagkuhan sa pulong sa Ginoo. Doon ay mga katawang mabilda ang relationship niya sa Ginoo. Amen? So, again, it is the particular work God is doing like sinabuhin ni Nehemiah. Ikawalong punto mga kaisunan to minister the needs of others. Okay, in Isaiah chapter 15, verse 3 at 7. Sige nga niya. Anong minta prayer fasting? Anong magpuasa man kami kung hindi ka makakita? Anong magpaubos man kami kung di ba magpapabana? Ang ginuuming ang kanila, ang tinood mo, samtang nagpuasa ka mo, nangita ka mo sa inyong kalipay, kung idahog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa ka mo, apan mangaway, kung manggula, gihapon ka mo. Mangulata, gihapon ka mo. Ang pagpuasa, kasama sa inyo ha, dili makatabang arundunggo ng inyong pagampo. Maubakin niyong matanga sa pagpuasa, ang kalipay, kanako. Maubakin niya ang tinuod ng pagpaubos. Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo, ingon sa bugang, sa pagbani, upsako, upo. Maubakin niya ang itawag ninyong puasa, kanahimutan sa Ginoo. Ang puasa nga akong itinanglan, mao ang pagluktab sa mga gapos, sa sala, pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog, o pagbalik sa tanang yugo. Dili pa puasa nga akong pinanglan, mauman nga taga ninyong pagkaon ang mga gigitong. O papuyo ninyo sa inyong balay ang mga gapos na walay kulitanan. O nang istihan ninyo o gugo, inay pasagda ninyo ang inyong kaigsiunan. Praise God. Ginoo. Okay. Nabay magpuasa mong ulata. Pag-usawa. Very good. Magsinumpagay. Very good. Kaya nakapas mo dito. Hallelujah. Ngayon sa Ginoo ang kaisunan. Na matangtang ka, gikan, madeliver ka, gikan sa inyong pagkamaka.
sa sala. When Jesus come, dinhing si Jesus, siya mo ay nagtanggal. Okay. Totally, pero dinipit. Ikaw karon nakabinipisyo ka sa kamatayan ni Kristo Jesus dito sa cross ng Calvary. Amen. Ibang mga kaisunan, si Jesus, like Isaiah, the testifying Jesus during the time sa dinipasyas kalibutan. Si Jesus mismo, nahimong modelo sa saman. Mga pag-ampo o fasting. Basically, kung imong tanawang mga kaisunan, si Jesus na fasting. Ibang mo pinagal na ng fasting. 40 days and 40 nights. Warin takaan lang? Ibang mo sa inyong tabo, humansa iyan sa na. Humansa iyan, fasting sa inyong tabo. Gitintal siya. Kung tinood ka kinoon, himuanin, pan. Ang mahimu? Abato, mahimu? Pan. Gibuhat mong Isus? Wala. Wala. Ida siya kitos kinatumian. In Matthew chapter 4, kung masama diyan. Whole chapter. Ida siya kinatumian. Biluin. 7, pastor. Patanaw siya sa kalimutan. Kung musimpakan ako, akong ihatangin mo di mo kinahiyan sa kalimutan. Gibuhat pa ng Isus? Wala. Wala. Inato po rin sa mga kaysa na Isus, my perfect God. Na modelo sa atong pag-fasting. Amen. Panahon sa mga problema, panahon sa mga pagsulay, mga tentasyon, katigong ka nga mo, say no. Importante. Isa yung nagpahigawas ni mo? No. Okay, si Jesus, gikan sa kaulipan sa yawa. Manigin mo na yung saya, mga insunan, ang tinuon yung fasting. Pagpahigawas, pag-praise, mga tao, ang ginagdaan. Hallelujah. Ah. Oh, kuyo, kuyo. Okay, so again, mga kaisunan, to minister to the needs of others. Naginahanglan ta. Pag-ministeryo sa uban ka naginahanglan. Amen. So prayer and fasting, it is very important na mo hatag ta. Kung panahon mo ito sa uban ka naginahanglan sa kaluwasan. So we can use time with normal spent eating to fast and minister to others. So that's why I told you kaganiha na makahimone ka pag-abstain. Pinagis pag-fasting itong mga mag-ampo na nusuban ng inanda. Amen. So, ako i-example ka ganihan. Moto ganihan. Padulog pa lang mo. Ginabuhan na mo ang paras. Ginabuhan na mo ang paras sa uban ng inanda sa kalawas. Amen. This is very important. Number 9. To overcome temptation and dedicate yourself to God. So, i-highlights na lang natin sa chapter 4. Basahan na lang na sa inyo. Parang kayong kaganihan. So number 9 benefits aron ta maka-overcome sa tanang tentasyon ug atong i-dedicate ang atong kabalinhon ngadto sa Ginoo. Once may dedicate mo imong kinabuhi ngadto sa Ginoo ang soy, bisa pa kung sa itira siya wa, bisa pa kung sa itikal siya you can overcome. Amen. Maka-overcome ka. Ngano man tungod kay inay balang Espiritu Santo pamuno. Andam willing magbag-o sa inyong kinabuhi. Fasting can help us to focus when we are struggling with particular temptation. Amen. Katikutan ka mo. Sino? Delinias Kino. Hallelujah. Okay. Number 10. Katapusan mga kaisunan to express love and worship for God. Amen. In Luke chapter 2 verse 37. Kone atong pagdayag pagsimpa. Kone nga Diyas fasting. Kukubal yun ang mga pagdayag pagsimpa. Amen. Amen. Salamat Diyas Kino. Pasamos ka. Panang. Kung pwede mo ba sa school ng skito? Ako ka, pasahan sa school ng skito? Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Kanta pala, God will make a way. God will make a way. Where it seems to be no way. Nakas-disyerto mga isunan. Nakas-disyerto sa kagutong. Nakas-disyerto sa problema. Disyerto sa mapagsulay. Apa ng Diyos muhimo o pamahagi. Amen. Hallelujah. It is one way to express love and worship for God. Ano yung ato? Beneficio mga kaisunan. There's a part. Okay. Fasting can show, as John Piper says, that what we hunger for most is we worship God. The more na good punta, the more na budayag ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. We are hunger and thirst for righteousness. Ano na yung kagutom? Ano yung ato? Ano na yung atong sarap?
Kano na nato bang praise the Lord, kagutom, kauhaw, Lord, kagutom, kauhaw, kay kung puno na ka, di na kaganahan na pinaw. Tinood, tinood. Sa pulong sa pinaw. Kaya, ipangin mo, wala yung pasto. Ada, di mo kaganahan na, ikatugon mo ko. Di, kayo mo, mong kutay. Wala yung pasto nga, sagot sana na mga ikuan. Nasabot. Di ba? Di man, minaw. Lugay pa dyan, katugon pa, gotong pa. Atay. Pamili na lang yung pasto nga, perfecto. Ang walagan, well, you can pray your pastor. Amen. Amen. You can pray your leaders. You can pray your church members. Amen. Amen. You can pray. Matagusan ang pagkakamputan. Diya sa himayan sa Diyo. So we can worship God. Mare ato, tinguha. Ang mga Kristuhan ng mga dahil pagsimba sa Diyo. Okay. May pagtanam ang kay Aldea Iguan. How should we equip ourselves with God calls us to declare Holy Fast. Imani mga picture na this coming Wednesday, this is what we call a Holy Fast. Dili ni Teo Tio nga itong ibuhan. Dini nga, kwa lang, puro sa na. Dini, maka, ampo, pagpag-fasting, maka-apil ako. Declare yourself, this Wednesday, it is a Holy Fast. Amen. Amen. There are some things to consider as you prepare for fasting. Okay, na yung mga prepare para sa fasting. Pray and confess your sins. Before kamu fast, mag-adjun. Pag kamu po, upanayin pa sa iyo, tabangan sa iyo. Amen. Anong ginaglan man eh? And the third step before fasting is to humble yourself before God. Psalms 35 verse 15, i-highlights na lang na. And confess your sins in 1 Samuel chapter 7 verse 6 in the behind sa 1 John 1:9 sa New Testament. Hallelujah. And 2 Chronicles 7:14, mao na ako mga highlights. Okay, ni sari, no? Eh, importante ni mga kaisunan na sa niya muduultas din ang kinanggan ang pag-aubusan ng kagalingan. Prayer should be our sustenance throughout the fast, but it is imperative we begin the fast with a contrite heart. What do you mean by contrite? Clear, matarong, at tubangan sa Lord. Amen. Importante din na. Hindi man takasulod sa sawang sa pasti. Hindi man tumakos kino ang atong kasing-kasing dili in tune. Dili ng line sa Ginoo. Hello? Importante. A righteous heart. Importante. So, turn to scriptures. Pag gawa sa prayer and confessing mga salat, turn to scripture. Basa sa pulong sa Ginoo. Amen? Spend additional time meditating God's word before and during the fast mga kaisunan. Importante siya. Inanglan mo, huli kas pulong sa Ginoo. Kung imong tanawang kaganiha sa atong ibasa ni Himaya, sa gibuhat nila, tulog ka, oras, pagpahalan daw lang sa pulong sa Ginoo. So whole day, kung nakay gibuhat, bisag to ka sa opisina, pwede kang palan sa pulong Ginoo, pwede kang maminang kwali. Pray ka, dahil ka sa Ginoo. So you can worship. Bisa mo sa ibuhat lang para sa Ginoo. Before kamu fast, dahil na ka, mampu na ka. During the fast, mauri, may pinakanindot na buhat. Okay, during some atong prayer, ako rin i-kwan siguro, ako i-kwan sa GC. Kasi yung atong po. Ha? Okay. So, kung rin atong yung usaha sa mga bag, ang po. Isang to ka sa pisina. Reverend Jim, isang nag-drive ka, Lord, panamit din yung mga kwan, to ka sa office. Sikrito lang. Buhat din mo. Hindi kayo mga sabah na kanito. Diyan! Review tingnan mo. Tukaw ba? Simple. Word. Wakasiyan, malibon mo. In a simple way, hindi mo ang para sa inyo. Hindi kasi ka magtuturo. So, di ba sa basta? Ang Kristuhan ang ginamit. Di-relax. Hello? Di-relax ang Kristuhan nun. Amen? Kasi ito, Kristuhan nun. Mag-inam tayo. Mga problema. Okay. Umasap ka man. Okay kayo. Kumusta? Sanaol! Diyan ang sanaol. Ako yung mga Kristuhan ng sanaol. Nabasa ka, brad?
okay kayo, pwede basa-basa. Lapas ni kamrat, arap. Pas-pas ni kaon. Keep it secret, amen. Mapasting ta, keep it secret. Ini apa ginambung ka? Jilok, ako napasting. Kita yang nalok ka? Kuyaw ko napasting gini deh. Bakit ko napasting? Jadi kan ba? Napasting ko na natawa. One-ounce ka ba? Yung takusun, yung nangingon. Iyo, natawa. Pinyaro mo yung mong silingan. Okay, keep it secret. Fasting is unbiblical. Remember, huh? Unbiblical and even spiritually harmful when we do it show of our spirituality. Hello? In Matthew chapter 16, 18, we may focus more on our fasting than other prayer needs to others. Sa yung kinanglan, needs sa others, sa mga pagkampo. Amen. Dili lang yung kogalingon. Awahin ang ining ato. Pagdating ang pinagkakamay, ato gitir ni awahin. Amen. Amen. Muna sa upad. Isaiah chapter 15, verse 1 to 8. Pwede na, hindi mong pasahan dyan sa fasting. At least, mas more matagaan ka wisdom sa don't boast. Hello? Don't boast about your fast. Tell people you won't be eating only if necessary. Fasting should not be done when it posts for false motives. Be careful po tayo sa mapasting ka. False ang imong motibo. Dili maayo mapasting ko, kaya mauni, ako yan po. Kami na sa mga patanon, Lord, ako yan po dito. Mungkin di ako masawa. Mungkin di ako. Dili na maayo. False motive na. Brazil, ha? May ka, kakapapatiyo. Wah, ito ba eh. False motive na. Wait for God's will. Yes. Amen. Amen. Rojilok, ha? Amen. May nga po si Minimendo. Katubig kay Guapa. Lord, no. Muna ako kuhan. Nag-fasting ko para ito, no. Sometimes, sasahin ato, false motives. Lord, kasawa dito, punilong, punilong. Kita kasmis po. Kita kasmis po. Dili na siya maayo, ha? Wow. Ngayon siya di sakitang Korea, ha? False motives na niya. Hindi siya maayo. Hello, kapatanon. Kapatanon. Di balagi, siya na ba? Siya na ba? Be careful ka na. Patay na ka. Patay ang isa to. Siya na ba? Okay. Pray. Prepare your body. Importante, mag-prepare ka. Lord, ni Kadlawa, prepare ako, body. Okay? Fasting, especially for days or weeks, can have unexpected and even detrimental effects on your health. There is no scriptural warrant for having you to undergo fast. But be sure to consult a doctor before starting any fasting regime. Make sure you can fast in a healthy manner. Sometimes, say, need lang ni o yaba kay mo sir tumangon siro pa yes o kanang pong taas-taas na fasting pero kanang hardy lang pero kaya mo na to at pag Mikael na anak ko pastor eh kanon na yung kapas mo di ba Mikael may mong gingon kanang bang murag na ako na pero actually ano bang lahat po na kapas mo ha na kasi mo hindi pong wani mo kanang bang sa oras nito 3 days one week, may nakaw health na consult sa doktor. Araw, healthy po, nang siya po'y dapat i-intake. Pero kanang half day, mo na kaya mo na ito. Kaya mo na ito. Kaya sa'yo galing dito pa kanon ni nanay, natay lakaw, kapas mo ng lita, mo na makaya-kaya. Pero kanang 3 days, may naging na siya o consult sa doktor. Hello! Amen! Okay, praise God. So kanang, ano yung mga, sa mga basis po na, sa mga nabang taas na ba sa pamasting. Pero actually mga ganyan na non-scriptural na makatabang yun ang fasting para po sa kayuhan sa itong lawas. Ang bad ka rin mga pastor, but mag-fasting sila mga ganyan na labi ng 90 bati. Or physical condition na nila. Okay. Na ang pinakanin doon na buta ng pagbuhati. Okay? So fasting, it is an appropriate bodily reaction to the grievous state of our soul. If it is done correctly, you can expect many results. Hello? May resulta ka po ato sa Ginoo. Sa mong itestimony ninyo, katong ito po yung nanay, ang mayroon doon sa ospital sa USPA, almost 100,000. 300,000. So, there may plan B. Ako. 130.
Awan ang kredit sa katong pala ng katong sinila na. Ano ang kibali? Kaya ibayaran mas malakan yan. Ang 300 plus. Di, eh. Ha? Ang hubang ibayaran nato, nato yung nabiling bayaran ng 133. Tama, lagi. Ipot pa sa buka. Ay, ikas, managuban. Ang kasul, katong nakakuli na. Ah, okay. Buli. So, mga 300, 400 na. 133,000 na itong bayaran. Pagkat, lagi. Bayaran na. So, ang sa hospital, we, motong nag, I pray me, I pray fast me one day. Lord, imo kabubuton may ma tuman. So nagkuha na may plan me, magkuha na lang gini, mag-loan for emergency. Dibay-dibay na po. So ang netabo mga gitsunan, nag-fast me one day. So ang tubags gino, glory to God, kaya gito ba? Amen. So nga naman, kaya ang Diyos na itong yalagalan, may mong magpamahin. So 100,000 mga gaitsunan plus salamat sa Ginoo kay gitubag sa Ginoo through prayer and fasting. JP Boy, kanyang JP Boy yung si Brad Renier at yung silang ibutang ng halwa sa Nolubingo. Ay, nabot mo na, very good. Ato na po din yung GC. Ato na, gigutong pa ka na day. Mau day, gigutong pa ka na. Ha? Awan mo, may pagkalas ng sipa. Kung tutong talas ko siya. Hala, pa ka na. Pa ka na. O, tagay ni, tagay. Why is that? O, kita ka na. O, tuwan na ba yung chipi? Tuwan na nag-atag. Ako, lagi na kayo lakulakam. Lagi ka. Okay, balik ito. O, tagal. Ipok apa sa nalang siya. O, dito, dito. Kita kayo magpastor baka. Okay, again. So fasting, it is an appropriate bodily reaction to grievous state of our soul. It is done correctly, you can expect many results. Amen. Dagang resulta from prayer and fasting. So, including growing closer to God. The more you fast, the more you pray, the more kamu tubukas at spiritual ginagawa. Amen. Am I right? Feeling more solidarity with those suffering and increasing self-control. Ano nga ba? Dibilang ang imong disiplin. Pero, pasti din, nakaulit. Dati ko na magkapadisiplina sa mga kalingon. Naihadyan niyo mong pagkaon yan, dati ko magkapadisiplina. Dati ko nga mong abstain sa pagkaon. Dati ko nga mong control. Pero disiplin mga kaisunan, ang healthy lifestyle, not only spiritual, but physically. E nga naman, di na makakatiwa. Palabon naman ako. Kaon lang kaginagmay, pero di na ngayon ka naman gluttony, ang kaulit. Kaya naman gusto kain mo ng atong mga tanan na nabiya, uy, ano na? Unsay na diyan, ano, tao, bisa mo dyan na? So, importante na yung discipline, self-control sa atong sarili. Amen! Wala nga, uy, sakto rin lawas, di ko kayong tangon, di ko kayong umiwa. Okay lang, ang anong katiyo ka, self-discipline. Amen! Okay, this is katapusan, reflection. Rather than wondering whether you should fast, ask, why you would want to miss out on the others? Reward. Nai-reward ang Ginoo ng pagkabuhaton. Amen. Through prayer and fasting. I hope you may buhaton is coming. Amen. Amen. Saya ingon ya, donate others reward. Nai-reward ang pagkabuhaton ng Ginoo sa buhay. Okay, everybody. Fasting. Fast and see the strength of the spirit. Pagpapalita ka fasting, wala na, nakating mo basa. Okay, saan? Mag-fasting ka. Okay, again, everybody read. Fasting is the first principle of medicine. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Okay, remember that fasting is the first principle of medicine. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Iba na yung ginagawa. Okay. Mana yang terbaca kini hari ini? This is the kind of fasting I have chosen to lose the chains of injustice and by the course of the youth to shift the oppressed and free break every yung tanggalong sa Ginoo ang tanan nga naay dapo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Okay, everybody. Prayer can help develop within us courage and confidence. Our virtuous prayers and petitions have greater power. Okay, adunay pagkabuhaton ng Ginoo. Kung sa, likunod ka niya, may confidence na pagkabuhan to ng Diyos ay kung pinaluhin. Kaya talawan ka, to pray and fasting, malikod ka, madasig ka. Sige, hindi, when we fast, our righteous
prayers and petition have great power. Tumagal sa Diyos. Ang iyong mga pagkapo, adunay na akong kahimuan. Amen. Okay, katapusan, according to J.T.C. Franklin, kusang ka magwawali sa buwan? Sa U.S. Everybody? Fasting is the next weapon, source of power in the Bible. Kini sila si Pastor J.T.C. Magkwani sila 21 days fasting sa ilang church. Tanang mo rin. Halos tanang. Every January. Yes, January. January 1. Yes. So, manana, before mag... Kining sana before ma kinibang ko sa kanan before ma new year mo nila kuhaton 21 after January 1 to January 21 asa ilan January 1 to 21 yes mana ilang mo rabag rutina nila pagka buhat yearly gina sin nato li ko dan whole January but importante sa ato na ato ri maapply. Amen. Pastor J.T.C. Franklin, fasting is a tremendous weapon and a source of power in the life of a believer. 21 days. Kung ibang tanong, biblical speaking, katotong din nga pangkuhan ganihan ng grabe ang buhat sa Ginoo sa mga heroes out of panahon. So, nintak na sa kamutakon ako challenge matag sa ato ni pabuhat. Amen? Nahinay lang. Until nga, mahimo na ning lifestyle na ito ng pag-fasting. Praise God. Akong ngayon tanong sa pagtingdom. Hallelujah. Dukuha itong ulo mga kaigsunan. Makapunta. Dalay mo. Diyos, kalabing kabahanan ang mga kagitaas ng takna sa aming tagot. Keep on trusting, keep on believing. This coming na Wednesday, you know, it is our prayer. It is called the Holy Fast. Yes. Lord, tabangin niyo mga matanong, mga hantong. Salamat niyo na this coming Wednesday, na doon namin hihusahin sa mga pagkakataon. Ang nasyon, among mga mong gobyerno Ginoo, our economy, the land of the Philippines, sa tanan Ginoo nga niya na malagkob sa kumapakato. Lord, help us. Di ko na Ginoo akong pagbati, di ko na akong mga i-prepare ang among body, i-prepare ang among kalang, i-prepare ang among kasikasan Ginoo, na among ma-overcome. Help us to be disciplined Ginoo, ilabi na sa mga pagkampo, mga pagsimba. Tabangin ni Ginoo, abstain all na mga buta na diyong makatintal sa ang pananaw, makatintal sa ang stomach, makatintal sa tanang buta. Tabangin ng Ginoon, this coming Wednesday, amo na yung matuman. Amo na yung mahimong lifestyle ng prayer and fasting. We came in by the blood of Jesus and flipping the name of Jesus. This is our declaration that sa kamuntang mahimong ang kaya ng Ginoon. You have given us power and courage to pursue ng maong pagpulang ng Islam. Wednesday. Lord, bisa palun sa among pagpamauli. Salamat sa imong pagtiktar, pagatiman din o sa protection. Bisa palun sa mga katauhan, padayon kayo ng paglingkod, pagdasin, pariwala sa mga pagsulay. Dalay ko kasi mga pulong, mga binitin sa fasting, naman ang makuwardo, naman ang masinati sa mga pagkinabuhin. Puyong sa mga pulong. Ang kagipataas ko kasi doon ganito sa ngayon ng Jesus. Amen. Praise God. Thank you sa tangan ko. Okay, by the way, atong Sunday school, it's called, atong mga prayer services, by Wednesday, at itas balay, at itamag, ini-break sa atong fasting. Amen. Amen. Mr. Jennifer, pwede po ka na yung pwede po ka sa inyo, namagay bata rin. Okay. Pwede rin. So, ako lang ikuan sa GC. Ang atong hinusan ng pagkakpo. Ha? Pwede lang ang kayo. Pag-isip lang. Pag-isip lang yung kwa. Isang pagkas pala yung itong kayo. Ang speaker yung naman kaya. Dito mo lang magbibiyahin mo. Ha? Pwede mo half day, pwede mo whole day. Ha? Hindi mo maagusin ng pagkwari. Okay, tapos pala yung. Then, ako lang yung kwa ng atong mga prayer concern. So, tapos GC po, ako yung post. So, kung sa'yo na lang, ako yung ano yung kaya po. Ma-focus. Kagabi, ato ko na balik ko sa mga pagkakas. Amen? Okay. So, practice.